Kung mag-asawa ang isang lalaki, ngunit dumating ang panahon na ayaw na niya sa babae dahil may natuklasan siya ritong hindi kaaya-aya, ano man yung hindi kaaya-aya na yon, very subjective, at gumawa siya ng kasulatan ng paghihiwalay, ibinigay ito sa babae, at pinalayas ito sa kanyang pamamahay, kung ang babaeng hiniwalayan ay mag-asawa sa iba, at hiwalayang muli matapos bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay, o kaya'y namatay ang ikalawang asawa, at paalisin na rin ito sa kanyang pamamahay, ang babae hindi na maaaring pakasalan pa ng kanyang unang asawa, ang babae ituturing ng marumi. Kung paano dumumi yung babae, samantalang nagpakasal naman siya, lahat naman, legal, eh hindi ipinaliwanag. So, sa divorce sa Israel noon, pag ang lalaki may nakita hindi gusto sa'yo, ano man yun? Ano ba, nabahuan sa hininga mo, sa iyong paa, hindi ka masarap magluto, basta't hindi ka aya-aya daw, wala siyang gagawin kundi issue you a certificate of divorce. Isulat niya sa balutan ng chiclet, sa ticket ng bus, dinidivorce na kita, o ayan, layas ka na. Walang protection ng babae. So ang pag-asa na lang niya, para si may makain, matirhan, eh matisod siya ng ibang lalaki at pakasalan siyang muli. Pero yun naman, ay nangyari. Halimbawa, pwede rin siyang sulatan uli ng divorce papers, dinidivorce na kita. Walang hearing, walang barangay meeting, nothing. One way lang, lalaki magsasabi, ayoko na sa'yo. O, binigyan ka uli. Hindi ka na daw uli pwedeng pakasalan ng nauna mong asawa dahil dumumi ka na. Kung paano nga dumumi, di pinaliwanag. In other words, napaka-oppressive ng divorce nung araw sa Israel. Divorce in Israel was a very pro-men. Sobrang nakikinabang ang mga lalaki lamang. At yung napakalaking blackmail sa mga babae kasi talagang magsisisirko ka, lulunok ka ng apoy, bubuga ka ng usok para huwag kang ma-divorce. Kasi wala kang social security. Ang mga babae ay walang trabaho, walang properties. Umaasa lang sila from tatay to asawa. So it was initiated only by men. Hindi pwedeng babae ang mang-divorce. Hindi siya nakakapang-divorce. Siya lang ang dinidivorce. Ang mga tiboli, mga kababaihan natin sa Cotabato, pwedeng sila magpasimula ng divorce. Kaya mga lalaki nila, nervyos din. Nakikisama din sila sa asawa nila, baka sila i-divorcio. Sa Israel, only men. And men only could be whimsical and capricious. Maraming mga instances, sinasabi ng mga historians, i-divorce ni lalaki ang kanyang asawa kasi meron siya ibang babaeng gustong sipingan. Papakasalan niya, sisipingan niya, at pagkatapos, di-divorciohin niya, babalikan niya uli yung kanyang unang asawa dahil sabi niya, joke only, gusto ko lang makasiping ng legal nang hindi masama sa tingin ng lipunan, kaya legal, kaya tuloy na abuso yun ang naabuso, kaya pinagbawalan na yung babae na pakasal uli sa lalaking nang divorcio sa kanya para hindi siya tanggal-balik. It was so easy to do, and of course, it was also regulated by men, the priests, and the community leaders. In a manner of speaking, divorce in ancient Israel was very anti-women, measured in today's standards. So women were always slaving away so as not to be divorced, not to be hungry, and homeless. Ngayon, na-develop ang kabihasnan ng Israel, dumating si Moses, naging leader, maraming ibinigay ng mga batas. What was divorce according to Moses? And this divorce was in effect for about 1,500 years until the time of the Lord Jesus. Well, Moses regulated divorce. Tulad nga ng binasa natin sa Deuteronomy 24:1-4, bago kay Moses, wala man lang certificate. So yung mga lalaki, pwedeng nalilito sila o nililito nila ang sarili nila, di-divorce nila yung asawa nila, at any moment gusto nilang balikan, babalikan nila, sasabihin ng asawa, eh, di-divorce mo na ako. Sino may sabi sa'yo? Wala kang kapatunayan. Kaya inutusan sila ni Moses na magbigay ng certificate. Eto ang exhibit A, sabi ng babae, dinivorce mo na ako, ayoko na bumalik sa'yo. Yun lang ang protection niya, kaprasong papel, para kung ayaw na niyang bumalik, pwede. It is an order to issue certificates to contain abuse and damage. A little bit. Napakakonti ng protection kahit nung kaprasong papel na yun. Ito yung divorce na alam sa Israel that more than 1,000 years later, Joseph, who was betrothed with Mary, plan to divorce Mary. Ano naman yung hindi kaaya-aya? Sabi sa kanya ni Mary, who is surprised? Ano yun? I'm pregnant. Wala naman nangyayari sa atin, ba't pregnant ka? Holy Spirit ito. Anong Holy Spirit na lalang mo?
Sabi ni Joseph, hindi ako naniniwala dyan. Divorce na tayo. I-divorce na talaga ni Joseph si Mary. Kaya lang kinausap siya ng anghel sa panaginip. Pero hindi, totoo yun. Holy Spirit talaga. Huwag kang magduda. Kaya, isinama na ni Joseph sa bahay niya si Mary. Inagahan na ang kanilang pagsasama kasi pregnant na si Mary. Matthew 1:19. Subalit dahil isang matuwid na tao si Jose na kanyang mapapangasawa at ayaw nitong malagay sa kihiyan si Maria, binalak niyang hiwalayan si Maria ng palihim. He planned a quiet divorce. But an angel appeared to Joseph in a dream and the rest was history. We all know that. So Israel always had divorce. Divorce is not a new thing. Now, dumating ang Christianity, dumating si Jesus, nagturo. Pagkatapos ni Jesus, maraming mga nagturo nung wala na siya dito sa balat ng lupa. One of them was Paul. What was divorce according to Paul? 1 Corinthians 7:39, sabi ni Paul, ang babae ay nakatali sa kanyang asawa habang nabubuhay ito. A woman is bound to her husband as long as he lives. Interestingly, Paul does not give husbands an equivalent command. Yung babae lang ang nakatali habang buhay yung lalaki. Yung lalaki, hindi nakatali. Obviously, pwede pa rin niyang i-divorce yung babae. Over time, some Old Testament teachings that equally covered both men and women increasingly favored men. Kung nung kauna-unahang panahon, tribal times ng Israel, may mga batas na nag-a-apply both to men and women, nung panahon ni Jesus, naiba na lang naiba ang pag-a-apply, lalaki na lang ang na-favor at yung mga babae, nawalan sila ng lakas. Halimbawa, sa pangangalo niya at pagbato ng mga nangangalo niya, Leviticus 20:10. Ang lalaking mangangalo niya sa asawa ng iba ay dapat patayin. Gayon din ang babae. So ang pangunahing papatayin yung lalaki pag nangalo niya siya sa asawa ng may asawa. Pero ganon din yung babae na pumatol sa kanya kung yung babae yun ay may sarili niyang asawa. Kung dalaga siya, hindi adultery yun. Pero kung may sarili na siyang asawa na pinagtaksilan, pareho na ngayon silang babatuhin. Pero definitely ang unang babatuhin yung lalaki. Pero nung panahon ni Jesus, may babaeng nahuli sa akto ng pangangalo niya. Babae na yung nahuli ha, hindi na yung lalaki. Hindi binanggit ang lalaki. Pwede bang mangalo niya ang babae mag-isa? Pero yung babae lang ang kinalagkad nila patungo sa plaza, din nila kay Jesus. Yung lalaki, was not even mentioned, na parang nangalo niya yung babae mag-isa. John 8:4-5, nagtanong sila kay Jesus para si Jesus ay sukulin, corneren. Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa akto ng pangangalo niya. Ayon sa kautosan ni Moises, dapat batuhin hanggang mamatay ang katulad niya. Yung babae na ngayon ang babatuhin. Ano naman ang masasabi niyo? Ngayon, babae na lang yung may kasalanan, babae na lang yung paparusahan, babae na lang yung babatuhin, yung lalaki hindi man lang tinawag. So sabi na kay Jesus, anong masasabi niyo? Ang sabi ni Jesus, edi wow. Ganon, babatuhin niyo siya? Sige, mauna na yung walang kasalanan. Kaya walang nabato, walang nambato, kasi mali ang pag-apply nila. Men even divorce their wives as to change partners. It was a man's world. And for the next 2,000 years, it would remain to be a man's world. Now, church, this abusive and oppressive divorce was what God hated. Not all divorces. Eh ngayon, live verse ng iba, yung sabi ng God, God hates divorce. So hindi ka pwedeng mag-divorce. Pero binubusan po ako na kumukulong tubig ng asawa ko tuwing lasing siya. God hates divorce. Inuuwian po ako ng syphilis, ng gonorrhea, at kung ano-ano pa, ng bababae. God hates divorce. Hindi po ako binibigyan ng kita. Ibinibigay lahat sa kirida. God hates divorce. Binubugbog po ang mga anak. Kadik-kadik ang asawa ko. Pinapaso ng sigarilyo mga anak ko, pati ako. God hates divorce. Yun ba yun? Yan ang problema pag pumitas ka ng verse sa thousands of years old at i-apply mo bigla sa buhay mo ngayon nang hindi mo naman naiintindihan yung ibig sabihin noon. Tapos pipilitin mong i-apply ngayon. Nagmumukha tuloy ang reasonable ng Diyos.
Diyos ko, hirap na po ako. Nilalagari po ng asawa ko, binti ko. Pag natutulog ako, hindi naman ako bulalo. I hate divorce. Sabi ng Diyos sa'yo. Sinasabunutan po ako. Paglasing siya, ibinibagay ako sa mga kaibigan niyang kapwa lasing. God hates divorce. Yung mga sinasabi ko sa inyo, mga kapatid, totoo nangyayari ha. Yung asawa ko po, pag nalalasing, yung sarili naming anak, ginagapang. God hates divorce. Magtiis kayo lahat mag-iina because God hates divorce. Yun ba talaga ang Diyos? Everyone knows. Paul and his followers stand on an attitude towards women. Alam naman natin lahat pag pinag-aralan nyo talaga yung mga stand ni Paul about women, marami tayong makikitang general tendencies. 1 Corinthians 14:34, sabi niya, ang mga babae ay kailangan manahimik sa mga pagtitipon sa iglesia sapagkat hindi pinapahintulot sa kanila sa ganong mga pagtitipon na magsalita. Kailangan sila ipasakop. Walang magsasalita. Walang kikibo. Bible study, walang magtatanong. Walang a-attend ng meeting. Walang kikibo. Hindi pwede magturo ang mga babae. Hindi sila pwede maging leader. Where Paul got this teaching, he doesn't explain. Basta sabi niya, hindi pwede ang mga babae. 1 Timothy 2, 11-14, ang mga babae ay dapat matuto ng tahimik at nagpapasakop. Hindi ko pinapayagan ang mga babae na magturo o mamuno sa mga lalaki, kundi dapat silang manahimik sapagkat unang nila lang si Adan bago si Eva. At hindi si Adan ang nadaya, kundi si Eva ang nadaya at nagkasala. Biglang may hinugot galing sa Genesis na justification for the subjugation of women. Una daw isinilang si Adan kay Eva. Basahin ninyo ang Genesis at makikita niyang there are two accounts of creation. At yung kauna-unahan ay sabay silang nilikha. Ang sobra lang pinasikat ng Hollywood, yung pangalawang version, yung nauna yung lalaki, tapos kinuha yung lalaki, babae sa tadyang niya. There are two in the same Genesis. Basahin nyo. Pagkatapos nun, kailangan daw magpasakop ang babae dahil siya ang nadaya. Where the writer of Timothy gets this teaching is not explained. Basta ang alam natin sa Bible, lalo sa Genesis, ang Diyos, nung nakita niyang kinain ng dalawa yung mga bawal na mga prutas, hindi naman tinuunan si Eva lang ng sisi. Sabi nung Diyos kay Adan, totoo ba? Kinain mo ang bawal na prutas? Eh, sabi po nung babae, kainin ko eh. Sinisi si Eva. Sabi niya kay Eva, Eva, kinain mo ba talaga? Eh, yung pong ahas eh. Sabi sa akin, ahas! Sabi niya, the buck stops here. Wala na po ako masisisi. At alam niyo na pinagalitan at pinarasahan ng Diyos. Yung ahas, si Eva at si Adan, pare-pareho sila. Hindi lang si Eva yung sinisi. Dito sa Timothy, sinisisi si Eva na lang. Siya kasi ang may kasalanan, kaya magdusa siya buong buhay. At kahit hindi ikaw si Eva, ang layo-layo na ni Eva, magdusa ka dahil si Eva nagkasala nun. That is the overstretched application that has been the source of oppression of women for the longest time. Meanwhile, Jesus encouraged and allowed women to be in the ministry. Kaya nung nagtuturo siya sa mga kalalakihan sa sala, nangakaupo sa sahiga mga tinuturuan niya, Mary was seated at his feet. Sabi ng ate niya, o baka si Mary ang ate, basta magkapatid silang babae, si Martha, sabi kay Jesus, Lord, sabihin niyo naman niya kay Mary, samahan ako sa kusina where women like us belong. Pangkusina kami, hindi pang sala. At saka nagmi-meeting, nagtuturoan, ba't siya nandiyan, kababae niyang tao? Sabihin niyo, pumunta sa kusina. At sabi ni Jesus, Martha, ang hilig mo magkusina, it's not even necessary now. You are concerned about many things. Mary has chosen the better portion and it will not be taken from her. Nakita niyong stand ni Jesus sa mga kababaihan. Gusto niyang makiupo sa mga lalaki, makiumpok, makiaral. Posible siya maging leader, teacher, dahil tinuturuan. Let her. It is the better choice. Sabi ni Jesus. Yan ay nasa Luke 10:42. So Mary was preparing for leadership. And many of the women disciples who followed Jesus everywhere, as recorded in Luke 23:49, mula Galilee ang layo-layo nun, kahit sa sila magpunta si Jesus, kasunod niya yung mga kababaihan niya ng mga disciples, hanggang mga babae na lang ang natira sa Calvary, nagtakbuhan lahat yung mga lalaki, ang natira na lang yung mga babae, at si John the Beloved. Sila lang ang natira. Yung mga babaeng yun, kung mga alipin ng kusina, nakatali sa kaldero, hindi makakasama kay Jesus sa iba man yung ministry, they set themselves free from domestic concerns to do a higher calling.
At alam natin, nakauna-unahang pinakitaan ni Jesus nung siya ay bumangon mula sa kamatayan ay hindi yung mga men disciples, kundi si Mary Magdalene, isang babae. Sa mga action at salita ni Jesus, kitang-kita nyo how Jesus was obviously pro-women. Or at the very least, Jesus set women free from all of this traditional tali and kadena and kulungan na pinauso ng mga male leaders of Israel. Jesus restrained the men from divorcing their wives capriciously. Babalikan natin si Jesus maya-maya. Meanwhile, what was divorce according to God? Malachi 2:16. Diyos ang nagsasalita. Nasusuklam ako sa pagpapalayas sa babae. Yung mga parenthesis, dinagdag ko para malinaw. Nasusuklaman ako sa pagpapalayas sa babae at paghihiwalay ng mga mag-asawa. Sabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Napukupuot ako sa taong gumagawa ng kalupitan, meaning sa lalaking gumagawa ng kalupitan sa kanyang asawang babae. Kaya nga maging tapat kayo sa inyong asawa, meaning sa babae. Ang kausap mga lalaki. Kanya, napupuot ako sa mga lalaking nagtataksil sa kanilang asawa. Ulitin nyo nga sa inyong katabi. Pandilatan nyo mga misis, ang mister, no? Lagyan nyo ng konting emphasis, konting drama. Kinukot nyo naman si Yahweh. Diba? Sinong babangga dyan? So, Yahweh hated unilaterally divorcing one's wife. To him, that is cruelty. Kalupitan daw na hiwalayan ang asawa. Na siyang practice sa mga Israelites. Divorce disadvantaged women within marriage. Sa loob ng kasal, na disadvantaged and disempowered na sila sa takot na madiborsyo. And divorce also disadvantaged women after the divorce. Kasi maghihirap sila, wala silang bahay. Stigmatized pa sila. Uy, diborsyada yan. Separada. Diba? Ay naku, ano yan? Disgrasyada. Yung parang siya lang ang gumawa ng disgrasya, samantalang dalawa silang gumawa noon, pero siya na lang ang magdadala ng lahat ng sisi. Very oppressive to women. God hated the cruelty that characterized traditional Jewish divorce. That was a divorce God hated. God hates the abusive and cruel divorce done only to serve the husband's selfish interest. Yan ang kinapopuotan ng Diyos. Paghihiwalay. Hindi naman paghihiwalay, kasi yung paghihiwalay, dalawa kayo nagpasya. Ito ay pagpapatalsik. Pagpapalaya sa asawang babae dahil may iba nang gustong gawin ng lalaki o kaya meron siyang hindi ikinasiya. Hindi naman kasi inilista ko ano yung mga acceptable na hindi ikakasiya. Basta hindi ka na siyahan, period. Walang hearing. Walang committee. One-way decision. Malachi 2:13-16, sabi ni Yahweh, kasi hindi niya dinidinig yung mga dasal ng mga lalaki. Sabi niya, kahit padiligin ninyo ng luha ang altar niya, ang altar daw ng Diyos, kahit pa manangis kayo't dumaing, hindi na niya kaluluguran ang mga handog ninyo sa kanya. Useless ang inyong mga offering. Itinatanong niyo kung bakit? Saksi si Yahweh na kayo'y sumira sa pangako ninyo sa inyong asawang pinakasalan nyo nung kayo'y kabataan pa. Sumira kayo sa pangako ninyo sa kanya, bagamat nangako kayong magiging tapat sa kanya. Kaya't huwag niyong pagtaksilan ng babaeng pinakasalan nyo nang kayo'y kabataan pa. Nasusuklam ako sa pagpapalayas at paghihiwalay ng mga mag-asawa, sabi ni Yahweh. Napupot ako sa taong gumagawa ng kalupitan sa kanyang asawa, kaya nga maging tapat kayo sa inyong asawa. Madiin, malinaw, maliwanag. Pero, sinasadya sa mga scholars, ang mga verses na ito, meron din spiritual meaning. Na doble ang meaning nito. Isa, yung pagtataksil ng lalaki sa babae, pagpapalayas, paghiwalay. At pangalawa, yung mas malalim na kahulugan, ang pagtataksil ng Israel kay Yahweh. Ang pagsunod ng Israel sa ibang mga Diyos-Diyosa na parabang pagpapakasal sa ibang mga babae na pagtataksil sa kanyang original na asawa. Dalawang kahulugan, pero pareho lang ang ibig sabihin, maging tapat ka kesa Diyos o sa iyong asawa. Umiiral na ng mahigit 1,500 taon ang mga batas ni Moses nang dumating ang panahon ni Jesus sa lupa. Ang diborsyo noon ay umiiral at karaniwan. What was divorce according to Jesus?
Matthew 19:3-6. May ilang parisayong lumapit sa kanya na humanap ng maipaparatang sa kanya. Tanong nila, naaayon ba sa kasulatan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong dahilan? Mahilig yung mga Pharisees na hulihin si Jesus eh. At lagi ang kanilang ilalabas, mga batas ni Moses. Bakit? Batas ni Moses, batas yan. Walang babangga. Kailangang sundin. Eh, nakalagay nga sa batas ni Moses, pwede mong hiwalayan ang asawa mo sa kahit anong dahilan, basta hindi ka nasyahan, bigyan mo lang ng resibo, ng certificate. So, ang tanong was a lose-lose test. They designed it so that Jesus would lose here and would lose there. Ang tanong, naaayon ba sa kautosan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong dahilan? Pag sinabi ni Jesus na naaayon sa kautosan, it is lawful. Well, it is loose if lawful, because that would mean it is unloving, and Jesus was promoting love. Sasabihin ng mga Pharisees, kung susunod ka sa inuutos ni Moses, alam mo na very unloving yon. Kahit anong dahilan, pwedeng i-divorce ang babae. So ano, para sa'yo, lawful yon, gagawin mo yon? Pag sinabi ni Jesus na, oo, kasi batas ni Moses, edi isa kang huwad, hindi totoo yung teaching mo on love. Kasi alam nyo, unloving yan. Kawawa talaga yung mga babae, tapos susundan mo yung utos ni Moses. Pero, pag sinabi naman ni Jesus na, hindi lawful yan. If Jesus said, yes, that the doctrine on divorce is unlawful, that would be against Moses. Ha! Sabi ni Jesus, unlawful si Moses. Eh si Moses, tanggap na natin ng 1,000 taon na yan ang batas natin. Therefore, lawbreaker si Jesus. Ipako yan. Kahit anong isagot niya. Dinesign nila na siya ay mahuli. Sumagot si Jesus, hindi ba niyo nabasa na sa pasimulay nila lang ng Diyos ang tao na lalaki at babae? At siya rin ang nagsabi, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Now, marami na namang inimbentong guni-guni ang mga tao about the meaning of this. Na aha, yung nanay mo, byuda, ikaw lang ka isa-isang anak na lalaki, walang ibang anak, pero dahil mag-aasawa ka na, iwan mo ang nanay mo sa basurahan, itapon mo siya. Dahil sabi ng salita ng Diyos, iiwan mo ang iyong magulang at magiging isa ka sa iyong wife. At nagiging dahilan ito ng napakaraming kalupitan sa mga magulang na iniiwan ng asawa dahil sabi daw ng Diyos, this is not physical or geographical separation. Ang ibig sabihin lang nito, ang magiging partner mo sa buhay ay asawa mo, hindi yung nanay mo, hindi yung tatay mo. Dapat naman talaga, kasi yung nanay mo, partner yun ang tatay niya. Pero hindi ibig sabihin, iwan mo siya. Eh, wala po siya kasama sa bahay. Sabi ng Diyos, hayaan mo siyang mahulog sa hagdan, hayaan mo siyang madula sa banyo. Sabi ng Diyos, iwan mong nanay mo. Again, marami na namang guni-guni na imahinasyon ng mga nagdodoktrinahan. Napakaraming mga masasamang bunga ang kamangmangan sa doktrina. Pag-a-apply ng verse na hindi naman nauunawaan. Mga kapatid, pagka nakikita niyo application eh, parang hindi naman mabait ang application na to. Parang hindi ito mabuti. Parang nakakasakal ito. Nakakapagpahirap ng loob. Pagdudahan niyo kung tama ang inyong interpretation. Kasi ang Diyos mabait. Bakit niya kayo bibigyan ng mga doktrina ng masama? Magulang mo, iiwan mo dahil nag-asawa ka? Ang ibig sabihin lang nun, ang partner mo, huwag kang malilito kahit kailan, eh yung asawa mo. Pero pwede ka namang may partner, mabuting anak ka pa, sabay, pwede yun. Hindi ka lang pagpilian yung nanay mo at yung asawa mo. O yung tatay mo at yung asawa mo. Marami mga pagbabasa ng Biblia na napaparwara ang nagbabasa. Kasi hindi naiintindihan. Ang bunga, masaklap, mapait, ganun ba ang gusto ng Diyos na mangyari sa buhay natin? So sabi ni Jesus, alam niya na sa simula pa. God, so will, na pagka nagkaibigan o kaya ay nagkasundo ang mga magulang, mag-aasawa sila at sila magiging magka-partner. Hindi na sila dalawa, kundi iisa. Kaya ang pinagsama ng Diyos, parenthesis mind, para sa mabuti, para meron silang pamilya, magkaroon sila ng anak, ay huwag paghiwalayin ng tao para sa masama. Meaning, kaya nyo hinihiwalay ng mga asawa nyo para mag-asawa kayo ng iba, para tanggalin nyo siya dahil hindi kayo natutuwa, dahil meron na kayo nakakainisan sa kanya, masamang dahilan yan. Huwag kayo maghihiwalay dyan. Yan ang paghihiwalay ng dahil sa tao. Paghihiwalay na ginagawa ng tao para lang sa mga makataong layunin. Kaya po siya sabi, what God has put together, let no man separate. Ang ibig sabihin lang nun, what God has put together for your well-being, do not separate for the
disadvantage of at least one of you. Hindi sinabing, "Komo, kinasal kayo forever, wala nang bawian, topo-topo." Dahil si Jesus, nagbigay mismo ng kondisyon na pwedeng mag-divorce. So, ibig sabihin, hindi yun ang ibig sabihin na absolute walang diborsyo. So, Jesus gives a win-win answer. Anong ginawa niya? Jesus pits Moses' legal law versus God's moral law. O sige, sabi ni Moses, ganun. Pero ang moral ng Diyos, ganito. So, sino pipiliin niyo, Moses o Diyos? Jesus pits Israel's legalism versus God's essential kindness. Ang ganda ng sagot, kasi who could dare to go against God? Kahit pa si Moses yung isang choice. End of conversation, hindi nila nasukol si Jesus at nagbigay si Jesus ng tamang-tamang sagot. Jesus teaches that a cruel divorce, that which favors only the man, could be legal according to the law of Moses, but immoral according to God's higher law. Anong sagot? Therefore, sinagot niya nang hindi niya sinagot. Pero ang malinaw na application, no. Huwag mong sundin ang batas ni Moses kung yung application ay lalabag sa higher law of God, which is the law of love, the law of kindness, the law of order. Yung kasing mga batas ni Moses, ibinigay yun noong ang Israel ay tribu pa lang. Hindi pa sila isang established nation. Ang dami nilang kalaban, nagbabiyahe sila, naglalakbay sila sa mga disyerto. Kailangan very strict legalistic laws to keep the tribe united so that they will preserve their unity and their lives. Iba ang pamumuno at pamamahala sa isang tribong nasa ilang at iba naman kung meron ng sibilisasyon na settled in a certain boundary, may mga lungsod, may mga hukuman, dapat na yung iba na yun. Iba ang pamamaraan sa tribal times at iba pag civilized cosmopolitan life. Pero yung mga Israelites, hindi sila nag-adjust. Kung anong utos ni Moses 1,600 years ago, wala silang iniiba. Kaya naging oppression na sa kanila ngayon ang kanilang religion. Ang dami na nagdusa, ang dami nang nahirap in the name of God. That's why Jesus was sent to correct all the abuses and all the mistakes and all the blanket application of ancient traditions to what was then a very modern and cosmopolitan life at that time. Jesus emphasizes the sanctity of marriage to abusive husbands who profane marriage with whimsical divorce. Ang kausap ni Jesus mga lalaki at idiniin niya ang kabanalan ng pagiging sagrado ng pagiging mag-asawa dahil ito ay binabaliwala ng mga lalaki para pagbigyan nila ang kanilang mga kapritso. And Jesus, in effect, was saying that marriage should and cannot be dissolved out of whim. Hindi pwedeng naisipan mo lang. Kaya sabi niya, what God put together for a godly purpose, people should not separate for an ungodly purpose. That is the very practical application of what God has put together, let no man separate. Matthew 19:7-9, tinanong siya ng mga Pariseo, kung gayon, gano'n naman pala. Bakit inutos ni Moses na bigyan ng lalaki ang kanyang asawa ng isang kasulatan ng paghihiwalay bago niya ito palayasin? Eh, gano'n naman pala't hindi dapat palayasin. Gano'n naman pala't dapat eh, hindi niya tanggalin sa kanyang pamamahay dahil lang sa kanyang bisyo. Eh, bakit nagbigay si Moses ang certificate? Eh, di ibig sabihin, pwede talaga. Sumagot si Jesus, ipinahintulot ni Moses na hiwalayan niyo yung asawa dahil sa katigasan ng inyong ulo. Subalit, hindi ganun sa pasimula. Ang ibig sabihin, yung paghihiwalay sa asawa para lang sundin mo ang bisyo mo, pinayagan na lang kasi ayaw niya naman makinig. Pansamantalang pagpayag yan. Pero sa simula, hindi ganun. Hindi yung papayagan na ganyan. Hihiwalay mo asawa mo dahil lang may nakita kang hindi ka aya-aya. I mean, ganun. In-accommodate lang kayo kasi ang gulo-gulo nyo. That's not the best. But at the time, that was next to best. But now that the light has come, the bread of life has come, the water of life has come, the light of the world has come, things had to be corrected. The law had to be updated. Kaya na-update ni Jesus, pati ang mga law ng Sabbath. Hirap na kayo sa pagpapahinga. Eh kaya kayo binigyan ng pahinga para kayo mapahinga. Ngayon, pagod na pagod kayo sa pagpapahinga. Sabi ni Lord, ay,
kailangan niyong gawin, gawin niyo sa Sabat. Anong Sabat-Sabat? Kaya ang sabi niya, I am the Lord of the Sabat. At para patunayan ko sa inyo yan, maghihimala ako during the Sabat. O, maghabol kayo ngayon kung gusto niyo akong i-demanda. Kasi bawal magtrabaho sa Sabat. Pero lahat ng himala niya, sinadya pa nga niya ang Sabat. Para ipakitang wala nang ganyan. Nakaka-oppress na yung Sabat sa inyo. Kaya kayo binigyan ng Sabat noon. Kasi 7 days a week, pinagtatrabaho kayo ng inyong mga employer, wala kayong pahinga. So nag-utos ang Diyos ng Sabat para kayo mapahinga. Tapos ngayon, pagod na pagod kayo sa pagsunod ng Sabat, eh di nabaligtad ang purpose niyan. Dapat niya napapahinga kayo, hindi napapagod. Sabi niya, I am the Lord of the Sabat. At ganun din sa lahat ng mga ibang regulasyones ng Old Testament na nagpapahirap ng hindi naman dapat, nagagapos, nagtatali, nagpapasikip ng hininga. Kaya dumating si Lord, sabi niya, I came to give you rest. Rest from what? Rest from religious oppression dahil sobra ninyong dinidibdib ang mga law ni Moses. Iibinigay niya sa isang transient nation in a transient time 1,600 years ago. At sa pagpapatuloy ni Jesus, ito ang sinasabi ko sa inyo. Sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa, maliban kung ang asawa niya ay nakikiapid, so kita niyo, pwede mong humiwalay? Hindi blanket yung what God has put together, let no man separate. Sabi niya, pag kinaliwa kayo, pwede niyong divorcehin. At syempre, it applies both ways. Hindi lang sa babae, pati rin sa lalaki. Maliban kung ang asawa niya ay nakikiapid, itinutulak niya ang kanyang asawa ng mga lunya. At siya ay mag-asawa ng iba, ay nagkakasala ng pangangalo niya. Ito ang pag-asawa sa babaeng hiniwalayan, ay nagkakasala rin ng pangangalo niya. In other words, pag hiniwalayan mo yung asawa mo, tapos mag-aasawa ka ng iba, nangangalo niya ka na lalaki, hindi ka exempted. Na-exempt ka na sa application in the last 1,000 years. Let me remind you, no. Tinanggal mo siya sa buhay mo, pati ikaw, makikiapid na rin. At siya, pag nag-asawa ng iba, pipilitin mo siyang makiapid. Kasi kailangan niya ng asawa, kailangan niya ng partner, kailangan niya ng papa. So, hiniwalayan mo, so anong gagawin mo? Pipilitin mo ngayon siya makiapid. Lahat kayo nagkadamay-damay na dahil lang sa bisyo mo, sa kapritsyo mo. Everyone gets damaged. Everyone becomes guilty. Note how this regulation was changed to favor men. Soon, the men could remarry, but the women could not. Samantalang originally, pag hiniwalayan mo noon, pareho kayo makikiapid pag sumama kayo sa iba. The teaching of Jesus is not a blanket condemnation of divorce, per se, but of abusive divorce. So ang kinokondena ng Diyos Ama, ang kinokondena ni Jesus, hindi divorce lamang, kundi yung divorce na ang dahilan ay kapritsyo. At merong magdurusa dahil sa kapritsyo nung isa. God hates divorce that is done just to get rid of an innocent spouse. But Jesus approves of divorce for the victim to separate from an unfaithful partner. Ah, nagtataksil sa sayo? Nakikipagrelasyon sa iba? Pwede mong i-divorce, sabi ni Jesus. You see? Binibigyan ng Panginoon ng espasyo yung mga naaapi, yung mga kawawa, yung hindi naman silang lumilikha ng problema, biktima sila. The biktima ka na nga ng papabayaan ng iyong asawa, tapos itatali ka pa ng lipunan at magdusa ka dahil sabi ng Diyos. So, kinaklarify ni Jesus, o, hindi namin sabi yan. Sabi yan ng mga kautosan ng Israel, batas ni Moses, na nagpaiba-iba na nga ng application in the last 1,000 years to favor men. All teachings on divorce before and after Jesus must be screened through the Jesus filter. Alam natin na maraming katuruan bago isinilang si Jesus na kontra sa katuruan ni Jesus. Ang dami. Pero hindi doon tumigil yon. Nung si Jesus ay umakyat na sa langit, at tao na ang namalakad ng iglesia, marami na rin katuruan na isinilang na kontra na rin sa original teachings ni Jesus. Hindi lahat ng Christian tradition, ng Christian laws, ng Christian doctrines ay sang-ayon kay Jesus. May mga kontra pa nga. Ang dami nun. Kaya hindi ko sumusunod kayo sa Christian and church doctrine or tradition, ay sumusunod na kayo kay Jesus. Dapat salain lahat. So kung may katuruan si Moses, salain sa pamamagitan ni Jesus. Pumasa. Loving din. Yung mga iba naman yung mga command, ang ganda eh. Yung take care of your neighbor, be hospitable, salain yun. Lalampas yun kay Jesus. Tuloy ang pag-apply. Kasi pasado kay Jesus. Pero yung hindi pasado, ilagay nyo na sa museum. Because Jesus came as the perfect image of the Father.
In Him, the fullness of the deity lived in bodily form. At the name of Jesus, every knee will bow in heaven, on earth, and under the earth. Ibig sabihin, lahat ng katuroan, salain, sukatin kay Jesus, yung hindi papasa, ilagay sa museum. Natapos na ang period na useful sila. There was a time when they were useful. But Jesus gave us a more universal law. And in fact, Jesus gave only one, which is love. So pag may doktrina, may katuroan, ang application hindi loving, in fact cruel, pang-museum na yun. Kasi hindi na yun papasa sa salaan ni Jesus. Jesus is the perfect image of the Father. Ipinadala siya para ituwid ang liko, itama ang mali, liwanagan ang madilim, palayain ang mga nakagapos. Kaya ang central theme ng teaching ni Jesus is freedom. Rest. Kasi nakakapagod ang religion ng Israel pag sinunod mo lahat. Tapos kulang at kulang ka pa rin, guilty at guilty ka pa rin. Kaya sa awa ng ama sa mga tao nagdurusa, ipinadala ang anak. Salvation is free, but it is not cheap. Jesus paid for it. But yes, we are free in Jesus. Not because we deserve it, but only because God is gracious. So ayaw ni Jesus ng divorce that is cruel to women or to the oppressed party. Kasi ngayon marami naman, may, yung lalaki naman ang apay. Pwede na rin yun ngayon eh. Kasi ang economic power kumisan, hawak na ng babae. Siya na rin ang makapangyarihan. Na-reverse na yun. So ngayon, hindi lang babae yung pwedeng maapi, pwede rin yung lalaki. O pwedeng pareho silang nag-aapihan sa isa't isa. Tanong, if divorce would set suffering spouses free from abusive partners, ayaw pa rin kaya yun ni Jesus? Sasabihin kaya ni Jesus sa mga hurting, bleeding, suffering spouses na magtiis at magdusa na lang? Sa mga abuso ng masamang asawa, infection mula sa unfaithfulness ng asawa, mula sa neglect ng pabayang asawa, sasabihin kaya ni Jesus, magdusa ka na lang, bumawi ka na lang sa langit. No. Jesus addressed the earthly needs of people. To the point that His first miracle was to produce wine, to extend a party, a wedding party. You would think that the first miracle of Jesus should have been more profound. Yung mga bumaba ang ulap at dinilig ang disyerto, tumubo lahat ang mga pananim. Dapat ganun, no? O kaya ay ang lahat ng mga bulagay nakakita, mga sakit, may sakit ay naggalingan. No! The first miracle of Jesus was to produce wine. Kasi yun ang need ng party at that moment. Ganun ka-earthly ang pagmamahal ni Jesus, hindi lang heavenly. Both! Hindi kanya pagdudusahin sa lupa at pababawiin na lang sa langit. Na yun ang turo ng maraming religion. Magtiis ka anak, may awa ang Diyos. Eh, ba't ako lang po ang nagtitiis? Kayo hindi. Di ba ganun? Ang dami-daming mga relihiyon, ang nagtitiis lang yung member, yung mga leader, hindi. Nagpapataba. Ang dami-daming mga pagdurusa, hindi bawal kumain ng ganito pag ganung araw. Pasukin mo yung mga bahay ng mga religious leader, kinakain nila. So magtiis, pang-uto sa mga tao yun. Pang-bangag. That's why si Karl Marx galit sa religion. Sabi niya, religion is the opium of the people. May mga sakit ang mga tao, hindi ginagaling. Binabangag na lang. Para malimutan nila ang pait, ang sakit ng tunay na buhay at umasa sila sa langit sa kabilang buhay kahit impyerno ang buhay nila ngayon. Yun yung napaka-oppressive na ginagawa ng religion. But that is not the faith of Jesus. Si Jesus, gutom na sila ngayon. Hindi na sila papabalikin sa bayan para bumili ng tinapay. Hindi na sila papahanapin na makakain. Paupuin ninyo, papakanin natin ngayon na. Ito yung babaeng nalulungkot na balo kasi yung kanyang anak na lalaking, kaisa-isang pag-asa niya sa buhay, namatay, buhayin na ni Jesus. Now na. Ganun si Jesus, very concerned about here and now. Hindi lang, mag-tiis ka nila ngayon, bumawi ka nila sa kabilang buhay. Yan ang pang-uto ng mga relihiyon. Hindi ganun si Jesus. He is concerned about your life, about your marriage, about your well-being. Kaya ikaw yung lalaki, o ikaw yung babae, kaya ikaw yung tama, kaya ikaw yung mali, mahal ka ni Jesus. Iba siya. Ang nakakalungkot, hindi naman nakikilala ng maraming Kristiyano si Jesus. Kasi sa Kristiyanismo, si Moses pa rin ang lida. O yung mga disciples ni Jesus, o yung mga nasunod, sumunod sa mga disciples ni Jesus, much later, yung mga nagturo ng 11th century, 12th century, 18th century, ang dami ng influence nila na most of the time, hindi naman maka-Jesus. Kaya dapat salain. Kung ang mga turo nila maka-Jesus, edi pakinggan, pero kung hindi, ilagay sa museum. If divorce would not be misused to oppress the weaker party, if it would not set
And if it would set oppressed spouses free, what do you think? Would God still hate divorce? Kung merong babaeng aping-api, kawawang kawawa, dusang-dusa, mapapalaya ng divorce, hate pa kaya ng God ang divorce? In any case, sa buhay natin, avoid and minimize needless divorce. Hanggat maaari, save the relationship. Gawin na magagawa. Invest in love. Invest in the wellness of the family. But when divorce or separation becomes necessary, or when it becomes the reality, andyan na, naghiwalay na, hindi na magbabalik at pa kahit kailan, mitigate and minimize its negative effects. Fulfill all legal and moral obligations to the separated party and to the children. Ang dami kasi dito sa atin, iiwan ng lalaki yung asawa niyang babae, hindi lang sila ang naghiwalay. Pati ang mga anak, hinihiwalayan na rin ng tatay o kuminsan ng nanay, hindi na nagsusuporta, hindi na nagpapadala ng pangkain, pangpaaral ng mga anak, tinalikuran na talaga. Yun ang divorce that God hates. Kaya legal o informal yung divorce, pag naghiwalay kayo mag-asawa at tinalikuran nyo ang mga pananagutan nyo sa isa't isa na hinihingi ng civilized life, lalo pag tinalikuran nyo ang pananagutan nyo sa inyong mga anak, that is a divorce God hates. Kasi ang daming nadadamay, ang daming nagdurusa dahil lang nagpalit kayo ng papa o mama. Ang daming nasasangkot. So, minimize damage. If it is inevitable. Ngayon, mga anak na mga magkahiwalay na lang at ang dami niyan sa Pilipinas. Children of divorce, separated, abandoned, or just plain single parents, be kind to your victim parent. Huwag niyong sisihin yung nanay niyo na iniwan siya ng boyfriend niya nung nagbuntis, pinagbuntis kayo. Dahil hindi naman niya iniibig na sisihin siya. Yung ba, buti ka pinalaki na kayo, magdadabog pa kayo. Buti ako pinalaki, wala akong tatay. Buti ka pinalaki kita. Gusto mo nilagay kita sa bote para huwag lumaki, gawin kitang bonsai? Pinalaki na nga kita, magdadrama ka pa dyan. Mag-isa na nga ako nagpalaki sa'yo, dapat ka magpasalamat, tapos ako pa sisisihin mo. Marami mga anak, lusawang utak. Mas single yung parent nyo, masuportahan nyo, kasi mag-isa, tatay at nanay, magkasabay. Hindi yun madali. Maraming mga pagsasakripisyo ang mga magulang para sa anak na hindi nyo malalaman na hindi kayo nagiging magulang. Help, encourage, cheer up, support your parent, lalo kung siya ay single parent. May mga okasyon, birthday niya, Valentine's, o kaya Pasko, New Year, kung ano man yon. Huwag kayong puro gimmick sa mga barkada. Samahan nyo yun, nag-iisa nyo magulang sa bahay. Meron kayong pananagutan sa inyong mga magulang. Hindi lang para kayo magkaroon ng fun. Pwede niyong pagsabayin o i-schedule. Pero huwag niyong nineneglect, lalo kung single ang parent. Kasi wala siyang kumakamot ng likod niya kung kumakate. Ako po ang kakamot ng likod ng nanay ko. Oo, gamitin mo ng pako para tanggal agad ang kate. Pero yes, tulungan mo siya. Dahil ikaw na nga lang kasama niya sa buhay. At yun naman mga masasaya ang buhay. Perfect marriages. Perfect lives. Do not judge. Do not stigmatize the divorced, the separated, the abandoned, especially if they were really the victims. Mabigat na yung dinadala nila kung sila'y nilayasan, pinalayas, hiniwalayan, tindalikuran,
huwag na kayong dumagdag. Hindi yan gawa ng mga anak ng Diyos na maibigin. Huwag na kayong magpadagdag sa hirap. Kaya nung araw, alam niyo naman sa church, sobrang nire-reward yung normal, perfect life. Kaya lagi ang family camp. Eh, paano kung walang family? Diba? Couples camp. Paano kung walang ka-couple? Paano mo tatanggalin sa dilim, dadalhin sa liwanag yung mga hindi normal, perfect lives? Eh, yun nga ang mahal ni Jesus, yung mga taong natatapon sa gilid-gilid at sulok-sulok. Na-stigmatize. Na-trivialize. Yung mga nasa, mga dulo-dulo't gilid-gilid. So, nagpa-camp tayo nun. Ano yung camp natin, mga kapatid? I will survive. Camp ng mga separada, divorciada, desgraciada, blah, blah, blah. Akala niyo walang sasali, ang dami nagsalihan. Why? Because you dignify them. When you give them a name, you honor their personality, even the imperfection of their state or situation. At marami talagang nakalaya dahil finally, recognize na sila. Paano? Pipilitin silang umatin ng couples fellowship, couples BS. Eh, eto nga eh, abandonada nga. Nasaan ang husband mo, sister? Matagal na namin hindi nakikita. Nasa abroad. Saang country? Marlboro country. Wala nang ang asawa dito. Tanong ka pa ng tanong. Di ba? Manahimik ka na lang. Makiramdam ka. Ngayon, kung kusang sabihin, edi sinabi. Pero kung hindi, huwag mo na siyang ipa-feel guilty na wala siyang kasama, wala siyang asawang ganyan. Alam niyo sa mga school, very oppressive. I-drawing sa blackboard ang iyong family. Tatay, nanay, ate, kuya. Paano kung walang tatay? O walang nanay in some other cases? Ano i-drawing niya? Nakaka-oppress yun sa mga bata. Those who are living very normal lives should be sensitive to people who are less privileged than they are. And because you are more privileged, more kindness is expected from you. More accommodation. Yun ang mga anak ng Diyos. Hindi pagigiltihin mo, hindi mo katulad na perfect. Pasalamat nga kung perfect ka. Pero kung perfect ka, siguro nagkukunwari ka lang. May perfect ba? Kanya-kanya lang ng buntot na hinihila ang mga tao. Kanya-kanya ng oras ng drama at mga oras ng kahirapan. Kaya nagtutulungan tayo. Sa oras na malakas ka, tulungan mo yung mahina. Kasi dumadaling ng panahon, ikaw din yung mahina. Papalakasin ka naman ng malakas. Yun ang ibig sabihin ng church, ng fellowship. At sa mga ganyang kaso, na gray area, hindi mo maintindihan. Nung araw nga, ilalagay mo pa sa birth certificate mo kung legitimate o illegitimate. Mag-enroll ka lang sa school, kailangan legitimate. Kailangan may baptismal certificate. E paano kung pinanganak po ako sa gilid ng sagingan, hindi na ako makaka-enroll? Masyado ang lipunan na malupit na sa mga taong hindi living center of the road normal lives. E ang dami nun. Dapat yung church hindi na ganun. Pag ganito ang case nyo, okay sa mga taong malapit sa inyo, leave the case up to God and allow people to seek another chance at happiness, fulfillment, peace, and rest. Meron na nga na byuda na, talagang inilibing na, patay na yung asawa, nagkaroon na ngayon ng nanliligaw. Pagchichismisan, ha? Aga-aga naman, may nanliligaw na. Anong gusto nyo 10 years later? Diba, sabi nga ng isang line sa poem, better by far you should forget and smile than that you should remember and be sad. So the best way to move on from someone who is not there anymore is another someone. Huwag yung masamain kung ang tao gusto lang niyang makarecover, gusto niya makamove on. Huwag tayong malupit sa isa't isa. And be sensitive to and supportive of casualties of failed and dysfunctional marriages. Ang dami ng ganon. Failed and dysfunctional. But there was no marriage at all. These are the people's realities. Family is not always Mr. and Mrs. Now. It's not always tatay, nanay, ate, kuya. Maraming mga tao have to live with the fact na may mga kulang, kung kulang ang matatawag, according to the standards of what is considered ideal. Napakarami ngayong unconventional families and households. And if Jesus was here today, uunahin niya yung mga yun. Sabi niya, the doctor comes not for the healthy but for the sick. I came to seek those who are weakest. Siya, sige, palakpakan. Dahil totoo. Sa church dapat, hindi mo na itinatago na inabandon ako eh. Hindi na yung nag-iimbento ko pa ng, ay, nakatanggap ako ng remittance sa asawa ko. Ikaw rin pala yung nagpadala.
yung text ng text sa'yo, yung pala may inutusan ka lang mag-text para kunwari may nagte-text sa'yo. Dapat wala nang ganun sa church. Kaya nga tayo church eh. Kasi alam natin everybody is ill. Everybody has some sickness. Everybody has a weakness. That's why the church is a hospital. It is not a display window for perfect products. It is a hospital for people that are hurting, that are wounded. And we should create that climate of openness. Hindi pagkonsinte ha, hindi pagtolerate sa mali. Kundi, hindi ka naman Diyos eh, di huwag ka mag-judge. Mahalin, tulungan mo na lang yung tao na nangangailangan ng tulong at ipasa Diyos mo ang paghusga. Hindi mo business yon. May mga casualties ng divorce, ang separation, annulment, abandonment. Lumapit kay Jesus. Kay Jesus idulog ang inyong kaso. Huwag sa Pharisees. Sasabihin lang nila, magtiis ka, magtiyaga ka. Kay Jesus humugot ng pag-asa at lakas. Kaya ipinadala ng Ama si Jesus kasi hindi siya masaya sa pag-handle ng mga Pharisees sa mga tao. Kawawa lang ang tao sa kanilang relihiyon, nagiging dagdag na bigat. Kaya ipinadala si Jesus para magpagaan, magbigay ng kapahingahan. Matthew 11:28-30, lumapit kayo sa akin, sabi ni Jesus, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan. Sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Yan ang central message and ministry of Jesus, to give rest. Ano ang pumapagod sa atin? Paano natin pinapagod ang isa't isa? Kayo ba yung object ng pagpapahirap at panguusig ng iba? O tayo yung nanguusig at nagpapahirap? Aming Diyos, tuluan niyo po kaming siya sa atin, aming buhay, ang aming puso, ang aming pag-iisip. At huwag bulag na bulag kaming basta nalang mag-apply ng mga verse kahit nakakahiwa, nakakasakit, nakakasugat ang application. Dahil hindi ito ang intention ninyo. Turuan niyo po kaming salain ang lahat ng katuruan mula sa maibiging salaan ni Jesus. Ang lahat ng papasayaming ituloy at ang hindi na ay amin ang ilagay sa isang tabi. Turuan niyo kami maging mabait, matulungin sa isa't isa, hindi mga hukom, hindi mga mapanira at mga mapang-usig. Teach us to be like your Son, Jesus. At sa mga kapatid na Panginoon na nabibigatan dahil sa mga issues ng marriage, failed marriages, dysfunctional families, lalo mo kaming turuan na kayo ang aming tagapagligtas, kayo ang aming Panginoon, kayo ang aming kaibigan, at kayo ang aming sandigan. Teach us to rely on you, not on what many Pharisees are always saying about us. Teach us, Lord, to have rest, kahit pa nga hindi kami perfect, kahit pa nga marami kami mga kakulangan, turuan nyo kaming mapagpahinga dahil kayo na perfect Savior, tinatanggap nyo kami. Turuan nyo rin kami, Lord, na tanggapin ang kapwa, tanggapin ang aming mga sarili, at sa inyo dalhin ang aming mga kakulangan. Sa inyo kami magpapuno, magpatuwid, magpatama. Pagbulay-bulayin natin, sumandali ang mga kahulugan ng mga katuruan ito na i-apply sa ating pang-araw-araw na buhay. Be silent before the Lord and let the Spirit of the Lord guide you for very practical applications of all of these teachings.